Magandang araw pong muli mga ka-agri. Welcome pong muli sa ating channel, Agri Easy po. Ito po yung napapansin nyo, yung aming mga alagang native na baboy. Para ng mga sundalong nakakamuflage. Ang nasa likod po nila ay hindi po damo, kundi ito ay isang mais, yung sweet corn natin. At ginawa naming silage. Siya namang ipinapakain natin sa kanila. Kumbaga, pinapaikot-ikot lang natin. So, yan yung kagandahan ng integrated farming approach. Yung waste ng ating mga alagang hayop, tulad nitong baboy, na harvest namin buwan-buwan at ibinabalik namin sa taniman. Then naman, pagka na-harvest na, yung mga reject na mais, yung binibigay natin sa kanila, at pati yung katawan ng sweet corn, ginigiling natin at pinapakain natin sa kanila. Eh, yun naman talagang nature ng mga native pigs. Kumain ng damo, kaya nga ang tawag sa kanila ay baboy damo. So ito yung site namin, yung area na pinagtamnan. So may mga na-harvest na, may mga naputol na rin kami at nagiling na katawan ng mais. Yun yung pinakita namin sa inyo kanina, kinakain ng mga ng aming alagang mga native pigs. So matapos maibenta yung bunga, putuli natin yung katawan, gilingin at gawing silage. Madali lang naman ang proseso na yan. Kailangan lang meron tayong chipper machine. So ipapakita namin sa inyo mamaya. So ito na yung mga ka-agree, yung mga naputol ng katawan ng mais. At nakahanda na. Ito naman yung aming chipper machine. So pinalitan namin na ng electric motor kasi mahirap paanda rin na dahil medyo luma na yung aming gasoline engine. Ayan. So para madaling magamit ng ating mga tauhan sa farm. So naka-ready na to mga ka-agri. At halina at sabay-sabay nating panoorin ang proseso ng pagigiling para makagawa tayo ng silage. So ito yun mga ka-agri, yung unang batch na nagiling na. Sabi ko nga po, maaari nating gawing compost, maaari din nating gawing silage para pakain sa ating mga alagang hayop. Kung wala tayong alagang hayop, edi i-compost na lang natin. Siguro ay mga ano, ay ilang linggo lang, ano na yan. So alayin at panoorin natin mga ka-agri ang proseso ng pagiling.
Pagkatapos nating gilingin siya mga kaagri, then gagawa na tayo ng silage. So yung giniling natin, didikdikin lang natin sa drum. Lalagyan ng molasses paulit-ulit. So kada isang pie hanggang makarating tayo sa ibabaw, mapuno natin siya. So ang molasses na yan kasi napakahalaga para mag-start yung fermentation. Para maging maganda yung pag-iimbak. So, ganun yan yung itsura niya mga ka-agri. Then, pag puno na, didiktikin pa rin natin, tsaka natin tatakpan. Lalagyan din uli ng molasses sa pinakaibabaw. Tsaka natin lalagyan ng takit, ng plastic. Ayan. So, lalagyan natin ng molasses. Para maganda yung fermentation. Kasi alam nyo mga ka-agri, yung molasses, meron yung mga natural microbes na siyang tumutulong para maging maganda ang resulta at mabango yung silage natin. So, plastika na natin siya i-cover. So, ganun lang yan kadali mga ka-agri at aabot ng mga 6 months yan na pwede nating i-store, pwede nating ipakain sa ating mga alagang hayop. So hanggang dyan lang po muna muli. Marami pong salamat mga ka-agri. At lagi natin sinasabi, mabuhay ang magsasakang Pilipino.